friends, welcome back here at Budatech at ASSM Bacoor. Okay, ngayon, medyo gagawin natin masigla yung araw natin ngayon dahil inaantok si Ate June, inaantok si Tiyada, at inaantok si Ate Chet. Kaya ngayon, meron po kaming bagong laptop, ASUS laptop. Gusto niyo ba ng laptop na natutupi? Hindi damit, ha? Laptop na natitiklop, ayan. As in natitiklop, hindi po nasira, natitiklop po siya. Ngayon po, bago ko sa iyo sabihin kung ano yung laptop na to, anong model na to, papakita ko muna sa iyo yung kanyang physical appearance and mga ports, something, and then babanggitin ko later on yung kanyang presyo. Babanggitin ko po ha, sa lahat ng nagko-comment below kung ano magkano yung presyo, sasabihin ko po, panoorin nyo na lang muna ako. Please. Ngayon po, eto muna tayo. Sa physical appearance po tayo. Tatanggalin natin. Pero papakita muna yung kanyang features ngayon. Up to 40% performance increase from the previous version of the flip laptop. Yan, ito yung natutuping laptop na touchscreen. ASUS Intelligence Performance Technology with AI up to 40% better CPU performance with all day long battery. Huwag kayong maniwala. Kasi gagamitin nyo eh, kaya hindi siya all day long. Ito po, meron siyang excellence cooling design for cool and quiet laptop. Okay, tatanggalin ko muna yung sticker na to para po makita natin yung kanyang physical appearance. Okay, let's begin. Dito sa cover, makikita natin, ano bang kulay ito, Ate Chet? Parang black. Bespoke. Ayan, papakita ko sa yung model ha, sa kanyang Bespoke. Ayan, black. Ayan ang colors niya. Parang kakaiba siya, di ba? Yan. Ang finishing touch niya ay made from aluminum. Yan, aluminum po siya. Kaya pag nagasgas mo siya ng cutter, goodbye. May marka na siya. Hindi mo siya pwedeng i-erase lang ng ganun. Ngayon, dito naman sa lower parts niya, lower ba to? Sa bottom. Yan, bottom is a made from plastic. Yan. Pero, ito is made from aluminum metal. Hindi, aluminum ano to eh. Stainless. Yan, stainless metal. Yan, pero hindi siya kinakalawang. Kaya stainless eh. Ngayon, dito po papakita ko naman sa inyo yung kanyang mga ports and side by side. Dito may King Kingston lock. May USB. Ikita po ba? USB 2.0. Ito yung ventilation niya. Ito yung exhaust. Dito binubuga yung mainit. Yan. And then the other side, yan, makikita niyo po gano'n siya ka-slim. Tapos nakikita niyo po ba yung dalawang butas sa gilid? Yan, it's a microphone. Dalawang microphone, left and right. And the other side, meron po siyang power button. Yung power button niya is nasa gilid. Wala siya doon sa keyboard. Ngayon may indicator light for the battery, also the power, and then micro SD card reader. And then audio 3.5mm jack. Also, mayroon po siyang USB Type-C note po. Hindi po kayo pwede magsaksak ng charger na Type-C dito, kundi sasabog yung laptop nyo. And then mayroon po tayong USB 3.0 with HDMI para sa mga projector or external TV with power adapter. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ilang wattage yung kanyang power adapter. So far, this is our power adapter. And then ito, bilog yung dulo. Ang kanyang wattage ay 19 volt and 4. Medyo silaw. 3.42. Sabihin ko na lang po, 65 watts. Okay? Yan, para mas mabilis tayo. Para mas maintindihan niyo ako. Ngayon guys, papakita ko naman po sa inyo yung internally. Yan. Ta-da-da! Ito po yung kanyang, teka, lakasan natin yung liwanag. May liwanag ang buhay. Dahil sa Meralco, nasunog ang bahay ko. Ayan po. Ito yung kanyang screen ratio. Ratio ba ito? Screen size. Ito ay 14 inch. Tama ba, Ate Jude? Yes po. 14 inch with the high resolution of 1080p. Yan. Touchscreen po siya. Ay, touchscreen. Touchscreen. Yan. 1920 by 1080p. Yan. 1920 by 1080p. Yan. Touchscreen. Alright. And
and. Sige. Ngayon, papakita ko naman sa iyo yung internal specs niya para masaya. Okay? Dito po tayo sa task manager para po malaman natin, pupunta tayo sa performance and then sa processor. Kung makikita po natin mabuti, yung kanyang cores ay napakadami. Mas madami, mas masaya. AMD Ryzen 5 5500U. 5500U is a 5000 with the AMD Radeon graphic cards. Meron po siyang 6 cores. Yan, 6 cores with the 12 threads. Kaya 3, 6, 9, 12. Ayan yung kanyang threads. Tapos yung pagka-cores niya, yung bawat isang core is katumbas ng dalawang threads. Right? Ngayon, dito tayo sa memory. Ang memory po ay is ang 8GB with the 3200MHz. Ngayon, hindi ko pa po alam kung upgradable to. Malalaman po natin kung upgradable yan, kung panonoorin nyo later on kung paano ko siya bubuksan. Yan, bubuksan po natin siya. Para malaman natin kung upgradable siya, para masaya. Ngayon, dito naman po tayo sa SSD. Ang SSD niya po ay Samsung NVMe. Yan. Ito yung model niya. Pero I don't know what speed. Pero usually ang speed nito is nasa 3,200 MB or 3.2 Gbps. Ngayon, ang kanyang size is 512. Pag ni-round up mo siya. Pero yung actual niya is 477 GB. With built-in AMD Radeon graphic card, yan. Ang shared niya ay umaabot ng maximum for the 3.7 GB for the shared, pero yung dedicated niya sa sarili niya is 512 GB. Okay, ngayon alam na natin yung kanyang specs. Dumako naman po tayo sa kanyang keyboard. Sa keyboard, yan. Tataas ko na lang po para makita ninyo mabuti. Huwag ko lang po sanang malaglag para hindi ako magka-laptop. Yan. Ngayon po sa keyboard, kung makikita niyo yung finishing touch niya, dito po yung cover na to is made from carbon plastic. Yan. Ito yung kanyang keyboard layout na English layout. Yan. With the controller of the multimedia audio. Yan. With the bakla, bright up and bright down for the backlight. And also for the keyboard light. Yan. Umiilaw po yung keyboard niya. The keyboard is light itself. Okay? Meron siyang interlocking keycaps. Ayun nga yung sabi ni Ate Jude sa akin. Ngayon, gagawin po natin siyang tablet. Yan. Para meron na pang thumbnail. Tablet. Yan. Pantablet. Okay. Gagawin ko natin siya tablet. Hahawakan ko siya ng parang sarili kong laptop. Pag nabasag ko, wala pang bayan. Joke lang. Ngayon po, makikita nyo siya. Pag nag-tablet, tablet mode ka, fully functional yung kanyang touchscreen while the keyboard is disabled. Yan. Naka-disable siya para ma-prevent natin yung unnecessary touch or clicking by the keyboard. Kaya huwag kayo mag-alala na hawak-hawak nyo siya. What if napindot ko yung keyboard, biglang may magta-type dito? No, it's not. It will not gonna work. Yeah. English yun. And, pero pag binaliktad mo siya, saka siya mag-a-activate? Yan. Automatic mag-a-activate siya. Kumakita niya. Okay? Ngayon, at ito pa ang kagandahan. Meron na rin siyang biometric or fingerprint sensor para for the easy access for your user profile. And kung gusto niyo malaman kung malinaw ba talaga yung camera ni Asus ZenBook Flip, papakita ko po sa inyo. Okay? Yan. Etong camera na to is double check natin yung kanyang resolution. Maximum for 720p with 30fps. Yan. Also for the photo camera. 1280 by 720 with a 0.9 megapixel. Yan. Pwede na siya para
sa iyong mga online meeting. Yan, kami ni Ate Che, alright? Ayun, si Ate Me. Yun. Diba? Ang ganda. Tapos, sasabihin ko naman sa inyo kung ano yung included niya. Para masaya. Pero bago yun, kung gusto mo bumili nito, acceptable ko yan, buy a Leica. Kung may Leica payments, ay, kung may Leica apps ka, and then marami kang Leica gems, pwede kang bumili ng laptop namin, nakatumbas ng presyo na babanggitin ko mamaya, kasi ang katumbas nito, one Leica gem is equivalent to 1 peso. Yan. Pwede kang bumili ng Leica gems. Pwede mo rin i-home credit. Pwede mo rin i-cash and credit card. Ngayon, sasabihin ko muna yung included niya. Mayroon po siyang magic pen. Ito yung magic pen. Ano ba ito? Magic LED. Meron siyang kakaibang tools. Ano to? Para saan to? Dito ba to? O kinakain ako. Nagmumukha akong tangan eto. Okay? Parang dyan yan. Parang dito yata to. Yan. Okay. Siguro, yan. Dito sa dulo, no? Para kung sakaling ma-miss out mo kung nasaan na yung iyong pen, madali mo siyang makikita, matatandaan yan. Okay. Siyempre, hindi. Mukha lang tayo. Okay. Okay, whatever. Yan. Pwede niyo po siyang gamitin gamit itong pen. Pwede kayo mag-drawing. Hindi ko natatanggal yung battery para hindi siya mag-activate. Babalik na po muna natin siya. Okay. Siya nga po pala, salamat sa lahat ng nag-join para sa aming 2K subscribers. Sa lahat po ng nanalo. Yung apat na nanalo ko, apat pa, tatlo pala, yung sa grand prize, naka-claim na po si Sir Chris Crimson. Na-post na po namin sa Facebook page namin. At yung dalawang remaining po sa grand prize is hindi pa nag-claim, pero nagpag-coordinate na si Kuya Josh. Doon sa apat, nabibigyan ko ng consolation prize. I-schedule ko na lang po yung pagpapadala ko ng item sa inyo. Medyo naging busy lang po kami, pero darating po yung item sa inyo, makipag-coordinate po kami sa inyo via Facebook Messenger. Ngayon po, i-reveal ko na po yung kanyang tunay na presyo. Huwag kayong mabibigla, guys. Napakamura lang niya po. 42,995 pesos. Oh, huwag niyong sasabihin mahal yung laptop na to. Sige, bibigyan kita ng 42,995 pesos. Gumawa ka ng sarili mong laptop sa presyo na yan. Ano? Mas makakamura ka, makakamahal ka, diba? Mapapamura ka kasi hindi mo kaya gumawa ng laptop sa presyo ng 42,995 pesos. Pero dito kay Asus, mabibili niyo mo lang siya sa halagang 42,995 pesos. Bibigyan pa kita ng 2 taong warranty. Yan. Assurance to sa'yo na sakaling may factory defect o magkaroon ka ng problem sa laptop mo, basta walang physical damage, tatanggapin ko yan sa loob ng 2 years warranty. Pero, meron pang isa. Kung sakali naman na napaka-messy mo, ay messy ba yun? Napaka-turless mo. Clumsy? Messy ba yun? Clumsy? Clumsy, yan. Okay, napaka-clumsy mo na basag yung LCD mo, pero hindi mo naman sinasadya, pwede kang lumapit sa amin. Meron ako sa iyong Platinum Protection Warranty. Good for 1 year. Sa unang taon lang po ito. At one time nyo lang po ito magagamit. Yan po. Zero labor. Labor? Ba't ako nabibisaya? Zero labor fee. Labor fee. Nabibisaya si Kuya Da. Ngayon, with 20% repair fee. Ibig sabihin po, yung 20%, halimbawa po, yung presyo ng LCD na to ay nagkakahalagang 10,000 pesos, yung 20% lang yung babayaran mo. Sample, 10,000 is yung 2,000 pesos lang yung babayaran mo. Service charge free na po yun. Okay? Ngayon, mag-proceed naman tayo para sa disassemble niya. At malalaman natin kung upgradable ba siya. Okay?
Ngayon, ito yung presyo, ha. Papakita ko yung model para hindi tayo nagkakalokohan dito. Yan, kasi si Manong Guard, inaabangan kami dito. Okay, sa next video ko pala gagawin yung aking disassemble ng laptop na to para malaman natin kung upgradable. So for ngayon guys is abangan nyo yung next video ko. Magkasunod ko lang siyang i-upload para malaman natin kung upgradable para sulit na sulit yung pagbili mo ng laptop. At least aware ka, meron kang knowledge bago ka bumili ng laptop na to. Etong laptop na to ay ngayon lang kakabili lang na to dito, ay kakabili, kakarating lang dito sa amin ngayong months na to. 2020 version siya. Okay guys, see ya on my next video. Bye!